nabigyan ng ganun, tapos aalis ako, hindi ganun. Diba? Kung may issue man kaming ganun, it is because dahil sa alam na nga nila na iisa na nga lang artista na Mystica inilagay doon sa kanila, ha? We're talking about 70 employees, 70 na mga empleyados ng GMA ang pinatira doon sa isang resort na yon, okay? Mga staff, mga crew. And then doon sa pinanggalingan ko, kasi nga naman, nagkataon na ibinigay pala nila si Kiray kakwarto ko. Para bang all my life, hindi ako nagkaroon ng ka-roommate. Lalong-lalo na kung hindi ko kilala, lalong-lalo na kung hindi ko kilala kung ano yung capacity niya. Dahil ayoko na mai-invade yung privacy ko. Ako yung tao na kahit dito, may tatlong kwarto sa taas, mas gusto ko yung makakahinga ako, ginawa kong kwarto ko dito sa baba. Supposedly, ito, alam nyo naman, di ba, yung pag up and down na yung mga townhouse na ganyan, supposedly, living room lang yan. Ginawa kong bed ko, may living room, may dining room lang. Gusto ko, sarili ko lahat yan. Kasi parang kung meron akong ka-roommate, ang sikip para hindi ako makahinga. Ganun ang nangyari. And that is the reason why sinabi ko na hindi ako pwedeng magtagal pag ganun ang situation. Kasi nga naman, binigyan nila ng sarili-sariling mga kwarto sina Jackie Lou, sina Leo Martinez, sina Nova Villa, sino pa yung mga involved dito sa Oh My Love. Pagkatapos all of a sudden kami ni Kiray, pinagsama, buti pa nga si Mahal, may sarili siya. Of course, may sarili siya. And of course, kasama niya si Migs, di ba? Migs Molino, yung katandem niya lagi sa YouTube. Oh, mabuti pa nga siya, binigyan siya ng sariling kwarto eh. Tapos Mystica, hello? Nakikipagsingitan kay Kiray? Eh alam nyo naman na once na ang dalawang tao magkaiba yung lifestyle, magkaiba yung time pagtulog, alam nyo naman na ako magdamagan ako paggabi. O, siya naman natutulog dahil kinabukasan may shooting siya. Iba yung schedule niya, iba naman yung schedule ko. So, hindi pwede na pareho kaming matulog at the same time dahil kahit piliting ko mang matulog, hindi pwede. So, ngayon, natutulog na siya, konting kanuskus ko lang, nababalikwa siya. Konting apak ko lang sa sahig, nababalikwa siya. Pupunta lang ako doon sa CR, nababalikwa siya. So, I have decided ako na lang yung mag-give way. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa baba, doon ako sa harap ng swimming pool. Hoping na, kung sakali man na may maisip ako na ano ba talagang pinakamagandang paraan. So, yun, ang ginawa ko, pumunta ako doon para kausapin ko sana kung sino yung may-ari doon sa hotel na yon, para at least kahit papano kilala ako na may-ari dahil nag-show ako noon. That was year 2000 bata nung kasagsagan ko. And then, all of a sudden, sinabi nila na, ay, hindi daw pwede na makipag-coordinate ako sa may-ari dahil GMA kami. So, dapat daw ang in-charge ay GMA. So, fine, sabi ko. So, ngayon, nagpadala sila ng mga tauhan ng GMA. Ang nangyari, sabi nila, ay, ma'am, hindi pwede. Oh, yun, hindi daw pwede. Hindi daw pwede na mabigyan ako. Kasi nga daw, yun daw talaga ang policy nila. Sabi ko, sandali lang, anong policy? Eh bakit si ganito? Eh bakit si ganito? Eh bakit si ganito? Bakit? Wala ba kakong karapatan na magiging katulad din nila na mayroong sariling kwarto? Ha? Ano sila? Artista sila? Artista rin ako. Anong pinagkaiba namin? Dahil lang sa palagay nyo sila ay mas malaki yung pangalan.